consovillerealty.multiply.com. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, hinggil sa naganap na kalamidad sa bansang Japan kung saan matapos ang malakas na paglindol at tsunami, pinangangambahan naman sa kasalukuyan ang pagkalat ng radiation at posibleng maging epekto nito sa nihinang pagsabog ng nuclear power plant sa nasabing bansa. Kaugnay nito, isa sa anak ng pinaguriang father of atomic energy sa Pilipinas na si General Florencio Martin Albanes Medina ang nakapanayam ng Newsline team kung saan ikinuwento ni John Medina ang ilan lamang sa mga puntos kung bakit lubos na ikinababahala ng marami ang panganib na dala ng radiation sa tao. Ayon kay John Medina, bago pa man makilala ang kanyang ama bilang kauna-unahang nuclear scientist sa bansa, nakitaan na ito ng pagiging chemist noong siya ay nasa serbisyo pa lamang bilang sundalo hanggang sa kunin ito at bigyan ng pagkakataon na mahasa ang kanyang kaalaman sa bansang Amerika at sa Vienna, Austria kung saan siya pinarangalan bilang top-ranking official sa International Atomic Energy at tuluyang kuning chief officer ng DOST ni Pangulong Ferdinand Marcos matapos na silang magtayo ng Atomic Research Center at gumawa ng kauna-unahang nuclear reactor sa University of the Philippines. Itinatayo ang nuclear power plant upang makapag-supply ng kuryente sa isang lugar kung saan hindi na ito ginagamitan pa ng langis upang makapag-produce ng enerhiya. Ngunit di naman umano ito epektibo dahil na rin sa epektong dala ng radiation na isa sa mga component ng nuclear. Ang pagkakaroon ng acid rain na nagdudulot ng sakit sa balat, cancer, Alzheimer's disease at iba pang sakit na humantong sa pagkamatay ng isang tao, pagkasunog at pagkamatay naman ng mga halaman at hayop ang ilan lamang sa posibleng dulot na dala ng acid rain. Pinaka-worst na mangyayari lang sa atin dito, kung magbago ng takbong hangin, magkakaroon tayo dito ng acid rain from that explosion. Yung acid rain na yun, yun ang delikado. Maaari kang magkaroon ng skin disease o makalbo ka. O yung mga palayang ganito, masunog sa radiation. Ang acid rain talagang grabe. Naka-experience ako niya ng acid rain doon sa California noon. Pagbagsak ng tubig sa yero, butas ng yero ng ulan. Sa huli, siniguro naman ni June Medina na sa kalagayan ng hangin sa ngayon ay hindi maapektuhan ang bansa sa epektong dala ng radiation kung kaya't walang dapat ikabahala ang lahat. Sa Japan, napakalaking epekto niyan. Maraming mga matatamaan din ng radiation. Pero dito sa atin, sobrang layo na natin. At saka, yun nga ang binantayan ko noon nung sumabog yan. Tinignan ko agad sa computer, sa internet. Sinasabi nila, kung ito ang Japan, ito ang Pilipinas, yung sumabog na ito, lahat ng hangin papunta doon. Papunta sa kanila, hindi papunta sa atin. Kaya tayo, libre. Wala tayong effect, hindi tayo ma-effecto noon. Sa akin lang At saka sabi rin nila, ganoon nga. Nung pinasabog ang Japan, nung World War II, yung grabe talaga ang pagkakabomba doon. Tayo yun, kahit na anong konting walang epekto sa atin. Kaya talagang walang dapat ikatakot tayo dito. Iba pang mga balita sa amin pong pagbabalik. Welcome to Generica! Maintenance namin, dito minidelay. Sigurado ako sa quality. Maintained ang visa. Naka-aircon eh. Pwede ka pa magtanong sa pharmacist. Alaga kami! Tiwala ako sa Generica. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakapirwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy! Illegal na cable mo, putulin na! Gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon.
supported by PCTA.